Hi everyone, welcome to another episode of Vlog Cam. I'm Camille and this is my very silent and very pretty assistant, Bebeghorl. So ngayon, ano yung tuturo mo sa amin? Beef tapa. Tuturuan niya tayo gumawa ng beef tapa. Recipe niya to na favorite ng mga anak niya. Pero hindi ko pa natitikman. Ganyan yan. Guys, ganyan yan talaga. Pero ngayon, ituturo niya sa inyo yung way kung paano niyo matitikman ang luto niya. So, challenge! So, salt and pepper. Yeah. So, pala, yung mga ingredients na kailangan niyo is beef strip, beef na slice. Sirloin. Oo, sirloin yung gamit niya. Tapos, salt and pepper, garlic, vinegar, sugar, oyster sauce, and oil. Dahil mapaminta tayong tao. Oh, dahil mahilig kami sa paminta, kanya-kanya yan, guys. Pwede niyo damihan yung sa inyo kung gusto niyo. Pero to taste lang yung salt and pepper, wala naman siyang specific. Nasa sa inyo yan kung gusto niyo dagdagan or hindi. Ganyan. Tapos mix niyo raw muna. Add garlic. Garlic? How many? Karami yung gusto niya. Ah. So guys, yung garlic, depende sa inyo kung gaano karami yung gusto niyong garlic. Tayo, dahil mapaminta at magarlic tayong tao, mga 2 spoonfuls, mga 30 grams of minced garlic. Parang makover niya yung... Hanggang makover niya yung mga meat. Tapos... Vinegar. Hindi. Sugar. Madaming kamay ko kanina. Oh, sige. How many? Mga 1 teaspoon. Mga 1 teaspoon, ganyan. Ayan. Konti pa. Ayan. So, mga half tablespoon, guys. Pero, yun nga. Wala naman siya talagang sariling sukat. Ano, kanya-kanyang templado. Basta, ito yung... For some reason, yung mga kamag-anak natin, kamag-anak namin, aamuyin nila yung mga ano yung mga nagluluto talaga. Tapos, sasabihin nila kulang sa asin. So, parang ako, paano malalaman kung kulang sa asin? Tapos, vinegar. O, tapos, vinegar daw. So, mga... Kano ko naman ito? Mga 2 tablespoons, mga 30 to 45 ml-ish. Tapos last daw yung oyster sauce. So, dahil wala kaming sponsor, hindi namin papakita kung kanino galing to. Sige, lagyan mo dito. Gano'n ka daw? Mga 2 tablespoons. Mga 2 tablespoons daw. Or kahit 3. Ah, saan pala nag-originate tong recipe mo na? Sa internet. Actually guys, talaga, panoorin niyo lang kami. Joke. Panoorin niyo yung mga iba-ibang ways kung paano magluto ng mga gusto niyo mga pagkain. Tapos makakakuha naman kayo ng idea eh. Kasi what we do is pinapanood namin lahat ng version. Iba-ibang mga, kunyari gusto namin ng beef tapa. Maliban syempre sa mga tinuturo ng mga kamag-anak namin. Nanonood kami sa internet, iba-ibang klase. Pagkatapos, tinatry talaga namin. Tapos yung best version. Tapos yung best version or yung combination, yung innovated version nung certain recipe na gusto namin, yun yung inaano namin, pinupursue. Pero hindi lahat ng recipe namin guys, yung iba galing sa family. Karamihan ng recipe namin galing sa family. Katulad nung isang episode ko yung adobo, adobong tuyo, galing yun sa mommy niya at saka doon sa isa naming tita. Hi ma'am, ni Inja. Kung nanonood kayo, ito na ang version ko ng adobo nyo. Tapos ganyan lang siya. Mamarinate muna natin siya for 15 to 30. So yun guys. So after natin siya i-marinate, which is ito na siya. After natin i-marinate, i-cover natin siya ng cling wrap. Pagkatapos, ilalagay natin siya sa ref for 15 to 30 minutes. 15 to 30 minutes. So see ya! See ya! Buri mong kriya! So, tapos na namin siya i-chill ng mga 30 minutes. Bali ngayon, kanina pala, tinry namin yung isang piraso, tapos nag-adjust kami. So, nagdagdag kami ng 2 tablespoons ng oyster sauce at saka ng pepper. Kasi si Bebeghorl, ang gusto niya yung medyo matamis side ng tapa. Tapos si Kiamoy, ang gusto niya naman yung medyo maasim-ish. Ako naman medyo maalat na peppery.
So, yan. Ito yung pinalabas na. Ngayon, naglalagay na siya ng oil para ipiprito na natin siya. Konti lang. Pero konti lang daw. Mga ano lang, 45 cups, joke. mga ano lang, 2 tablespoons ng oil. Tapos, sabay-sabay na yan. Tapos, sabay-sabay na ilalagay. Ano ba yung kakalabasan niya? Medyo salty or medyo dry? Pwede mo medyo salty, medyo pwede dry. Pwede mo natang kamulin kung salty na para sa iyo. Okay. So actually, depende sa preference nyo, guys. Katulad ang beans kasi, nakakain na siya ng, di ba, ng raw, ng ano. So, kahit na hindi siya super luto. Kasi pag super luto naman siya, alam na siya matigas. Tough na yung meat niya. Tapos katulad ng adobo, sobrang daming version ng beef tapa. Mm-hmm. Merong mga toyo calamansi, merong calamansi patis, merong asin paminta garlic, ganyan, butter. So, maraming version. Yung mommy ko, ang favorite na niluluto niyang tapa talaga is yung buttered garlic. Yung parang breakfast tapa-ish, yung medyo maalat na konti. Kamapaminta, mag-garlic, tapos may oil. Ay, may butter. Tapos yung isang tita namin, si Mamang. Hi, Mam! Tinuruan niya ako yung beef tapa niya. Hindi ko ha, sabi. Hina-joke nga. Ano, yung kanya naman, may calamansi. Calamansi, toyo, garlic, paminta. Yun, may butter din naman. Kapareho nung kay Kiamoy na version, di ba? Yeah. So, as you can see guys, nag-aano na siya. Nag-juicy next row. Tapos, lulutuin lang natin siya hanggang mamaya na yung konti. Aming beef tapa. Ayaw kasi namin ng super dry. So, ganyan-ganyan lang. Ayan. Ito na yung aming vlog cam version ng Asian tapa ni ating one and only Bebeghorl. Yeah. So, guys, sana natitikman nyo rin to. Bago ang lahat, kailangan, syempre, may taste test. Oo. Sayang daw yung garlic, sabi ni Bebeghorl. Ilagay natin dyan. Ito tayo ng kaperanggot. Kanin, please. Sarap, guys. Ano siya? Malambot. First of all, malambot. Sirloin. No? Sirloin ginamit namin. Tapos, medyo manamis na siya na may alat at saka peppery and garlic flavor. So, very good. Thumbs up. First time ko kasi natikman yung tapa niya. Masarap, guys. So, thank you everyone. Sana na-inspire kayo gumawa ng sarili niyong version ng beef tapa. And please post or i-ano niya sa amin. I-tag niyo kami just in case gagawa kayo ng sarili niyong version. Ay, gusto ko ba sabihin? Try niyo. Masarap siya, guys. Ay, kukuha pa ulit. Ayan, so thank you so much. Please like, share, subscribe, and click the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod naming videos. Thank you!